welcome the Honorable Speaker Alan Cayetano together with our Honorable Mayor Isko Moreno Domagoso. Also, Vice Mayor Hadi Lacuna is here. We're also acknowledging the presence of Deputy Speaker Tolentino and Deputy Speaker Villafuerte. The Minority Floor Leader, Congressman Benny Abante. Also with us are congressmen of our respective districts of Manila, and also acknowledging the presence of our Muslim leaders who are our recipients for today. Now, I would like to greet everyone. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before proceeding to our turnover ceremony, we would like to request for a short prayer from Ustaz Ahmad Barcelona. Ustaz? Listen up. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang puspos ng awa, ang pinakamapagpala. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Pinupuri ka namin o aming nag-iisang Panginoon, ang bukod-tanging Panginoon ng sangsino. Ar-Rahmanir-Rahim, ikaw na puspos ng awa, ikaw na pinakamapagpala. Maliki Yawmiddin, tunay na sa iyo at lamang kami nagtitiwala ang aming buhay ay sa iyo lamang naming ipinagkakatiwala. Iyaka na abudo wa iyaka na stain. Ikaw lamang ang bubuntangi naming sasambahin at hihingan ng tulong. Ihdinas sirat al-mustaqim. Patuloy mo po kami nagabayan sa landas na matuwid. Sirat al-ladina an'amta alayhi, ang landas na iyong pagpapalain. Ihdinas sirat al-mustaqim. Sirat al-ladina an'amta alayhi, ghayril maghdubi alayhim walad dalin. At nubaya mo po kami sa landas na matuwid. At huwag mo po kami isama sa iyong mga parusahan at sa mga taong nanaligaw ng landas. Ikaw ang aming Panginoon na nag-iisang Diyos na lumikha ng sangsimuko. Kami po ay naniniluhod at nagpapakumbaba sa iyong harapan. Ikaw na Diyos na aming kinikilala, Diyos ni Adan, Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Moses, Diyos ni David, Diyos ni Jesucristo, at Diyos ni Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kami ay lumalapit sa iyo sa araw kong ito. At nagpapasalamat at kami ay nagkasama-sama pa. Nagkita-kita pa kami na iyong mga lingkod. Sa araw kong ito, kami ay lumalapit sa iyo, Ya Rabbi, Alamin, o aming Panginoon na nag-iisang Diyos. Ikaw na Diyos na tunay na karapat dapat sambahin. Gabayan mo po kami sa aming mga gawain ito. Pagpalain mo po ang mga taong patuloy na kumakalinga sa mga taong naghihikahos sa buhay. Magigit sa lahat o aming Panginoon. Bigyan mo po ng mataas na karunungan ang mga namumuno sa amin, lalo na po ang aming butihing yorme. Ganunin, ganun din ang ikinagalang naming ina ng Maynila na aming physical atin. Tulungan mo po sila, Ya Allah, sa kanilang ginagawang paglilingkod. Gawin mo ang takos at takos sa puso nila ang kanilang paglilingkod upang lubos silang pakamahalin ng taong kaya. Ingatan mo po sila, Ya Allah, saan man sila maparoon. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Thank you, Ustaz. Maaari po ba tayong humingi ng short message from the Honorable Speaker Alan Cayetano followed by Mayor Isko Moreno? I'm sorry, mauna po si Mayor.
Thank you. Maraming salamat, Ustad, sa mga kapatid nating Muslim, brothers and sisters. Welcome po sa Buluwagan. And I'm excited also in the coming months pagkat would like to take this opportunity dahil nandito yung ating dalawang deputy speaker, si Deputy Speaker Tolentino and Deputy Speaker Villafuerte, sa pamumuno ni Speaker Caetano, itong mga kapatid nating Muslim speaker, swerte sila sa Taguig. Kasi sa Taguig, may libingan ng Muslim. Ha? Ang ironic, pag tinignan mo kami sa kasaysayan namin, ayun po. Yan ang mga salinlahi namin. Yan, si Rasuliman. So, by its very nature, by history, ang Maynila ay isang Muslim community. Through the years, hundreds of years, nagkaroon ng merging, conversion, and so on and so forth. Sa Maynila, may Chinese cemetery, mayroong Filipino cemetery, or general cemetery, but walang Muslim cemetery. Kaya gusto namin share sa inyo, nandito yung aming mga congressman, na ang Maynila, tamaan lang kayo ng ano eh, dapat magkakano na, di ba? Groundbreaking na, natamaan lang ng COVID, but we will resume and start the ball rolling with our flagship program and projects. Kaya ang aming mga brothers and Muslim and sister Muslim will have their own place in Manila, in South Cemetery. Magkakaroon na tayo ng Muslim Cemetery. Pag nakita mo, Congressman Lopez, para ka nasa Mecca. It was designed that way. Mecca Mahalan. Mecca. At maraming salamat kay Shane. Si Shane. Si Shane Yu is our Chief of Muslim Affairs ng Lungsod ng Maynila. First time na babae ang Muslim Affairs ng Lungsod ng Maynila. So anyway, sa ating mga kapitbahay, mga kababayan na nandito dito, Mr. Speaker, on behalf of the people of Manila, as Deputy Speaker Tolentino and Deputy Speaker Villafuerte, kami po ay kauspuso nagpapasalamat sapagkat sa laki ng bansa. You know, Congress is a national body sa laki ng bansa. 1,600 municipalities and cities all over the city. Nabigyan tayo ng konting tulong ng ating House of Congress. Napakalaking bagay sapagkat ang maganda kasi i-refer na sa kailan? In a few days, no? In a few days. Saturday or Sunday. Most likely, when coming dito, kahit pa paano, natutuwa tayo na si Speaker Caetano at Senator Caetano, for that matter, for so many instances, Senator Caetano nagpapadala rin ng tulong sa Maynila. So, Mr. Speaker, Speaker Caetano, maraming salamat po on behalf of the people of Manila, especially our Muslim communities, in Golden Mosque, in Quiapo, in San Miguel, in San Andres, in Port Area, and Baseco, Isla Puting Bato, and some parts of Tondo. Because ngayon po, unique na, nagiging diverse lalo ang community namin. Dati Quiapo lang, then became San Miguel, in San Miguel, San Andres, in Port Area, and so on and so forth. So, nagiging, parang nagkakaroon, living in harmony. Yung ating mga kapatid na Muslim. No? I would like to mention yung mga congressman ng Maynila, no? Si Congressman Roland, isa-isa na kayo, special mention ko lang. Si Congressman Roland, Congressman Lopez, Congressman Benny Abante, Minority Floor Leader
at saka si Congressman Yul Servo. Kasama po sila yung chapi nila. I mean yung, sorry, yung pera, yung tulong. Yan, social act yan, yung mga congressman. Para may tulong sa mga kani-kaniyang komunidad dito sa Metro Manila lalo na. No? At hindi lang tayo sa komunidad tinutulungan ng Kongreso, pati mga medical institution. So we are very fortunate that we are one of many na tinutulungan ng Kongreso. So thank you very much, Mr. Speaker. And welcome to the City of Manila. Sabi po sa Jeremiah 29:11, alam ko ang plano ko para sa inyo, planong pagpalain kayo at hindi saktan, planong bigyan ng pag-asa at kinabukasan. Assalamualaikum. I'm very happy po ng ating ulama si Ustad mention po, di ba, yung Abrahamic tribes at saka yung iisa ang Panginoon. Because ang virus, new coronavirus o COVID-19, Mayor, di ba, hindi nati-distinguish eh. Hindi tinitignan kung bata, matanda, hindi tinitignan kung Bisaya, Bicolano, Ilocano, hindi tinitignan kung Kristiyano, Katoliko, Baptist, or kung Muslim, no? So siguro po, may tinuturo talaga ang Panginoon sa atin lahat. At sa Kongreso po, kung napanood niyo po kami lately, ine-emphasize namin, labanan to ng tama at saka mali. Tama na magsama-sama tayo sa panahon ng sakuna. Tama po na tayo po ay magbikis-bikis, magtulong-tulong. Mali po na unahin natin mga issues na magpapahiwalay sa atin. Tama po na maging passionate tayo. Let's argue. Maging passionate tayo sa mga dapat. Mali po yung magmurahan tayo, yung magsiraan po tayo. So katulad po sa Kongreso, sabi ko po, tama. Kung mali ang DSWD simula sa umpisa na hindi binigyan ng form lahat at hindi binigyan ng ayuda lahat, no? Hindi natin sila tinuturo just for the sake of that. Pero para sa second round, hindi second wave, second round, mas maganda na. Of course, they chose the military and the PNP and we wish them well. But kami sa Kongreso, we will continue coordinating with the Metro Manila mayors, the governors and mayors sa lahat. Dahil alam po namin, kayo ang frontliners dito, kayo ang may malasakit. Walang ibang magmamalasakit po sa mga kapitbahay kung hindi yung association leaders, yung kagawad, barangay, yung city councilors nyo, yung vice mayor nyo, vice mayor Lapuna. Of course, yung mga members of Congress nandito, Chairman Manny, siya po ang chairman namin sa Metro Manila, Chairman Lopez, ang ating minority leader, Bishop Benny Bante, of course, Yul, ang aming action star sa Kongreso. Ito naman po ay malaki puso at naman parating tumutulong po, of course, si Congressman Ronald Valeriano at ibang member of Congress po na wala dito, no? Nasa Manila na nagbigay din po ng tulong nila, no? Let me assure you in behalf of Congress, lalo sa inyo na may kamag-anak sa Marawi, hindi po natin nakakalimutan yung rehabilitation. And come late July, early August sa budget hearing, sisiguraduhin namin that the only delay will be the delay caused by COVID-19 or mayor yung social distancing at rules sa construction. But otherwise, there's no excuse na ma-delay ito. In fact, may nabasa akong article na tama siya, sabi niya yung sa autonomous government sa Mindanao, sa ating mga kapatid na Muslim, you have a fresh start. So it's so challenging na yung una mong start, COVID-19 kagad. Pero wala pa kayong masamang ugali o mga mali ng national government at ng more than 100 years of self-rule ng gobyerno. So yun lang po ang pinapaabot namin na tama-tama at yung mali-mali. And tama po si Mayor o si Yormi, simula noong unang araw po niya dito po, actually before pa siya makaupo ng June 30, ito na sinasabi niya, tama maging malinis ang Manila, mali na maging madumi. Tama na linisin yung kaban ng bayan at walang corruption, mali yung may corruption.
tama mangutang kung sa tao mapupunta ang proyekto o yung pondo. Mali mangutang kung mababakon ang city government o korap lang yung pera. So I feel a little bit sad din today kasi grabe ang initiatives ni Mayor Scott. Pero he had to pause. Did not stop kahit sa loob po ng kwarto niya, pinikwento po niya na kung saan siya natutulog na ngayon, yung mga plano niya sa Manila, whether it's arts, culture, education, livelihood. Sila chairman, hindi nakakalimot pag yung sa housing niyo kong Roland, di ba? Yung mga pagbabago, hindi ko nakalimutan yung sinabi ni Mayor sa ilang interview niya na kahit anong sabihin natin, Manila is our capital. So pag landing ng aeroplano, pag dako ng vapor, pagdating ng provincial buses, ang unang titignan yung capital. Diba? Ano ba ang itsura ng Pilipinas through the eyes of Manila? Diba? So marami sa ka-age ko, eh napanood yung sining Manila sa kuko ng liwanag, diba? Eh ngayon po, parang Manila sa kuko ng COVID-19 tayo. So what we do in the next few weeks, in the next few months, and in the year and a half will determine what kind of Philippines we will have. What kind of Manila we will have. So let me end the way I started, na ako'y naniniwala may magandang plano ang Diyos para sa atin. Ano man ang maging religion natin. Pero tandaan po natin may plano din ng demonyo para sa atin. At itong yung plano ng demonyo, of course, is to cheat, to steal, and to lie. At ito pong virus na to can cause us to do that. Diba? Napakaraming misunderstanding at talagang nakakadurog po ng damdamin na may namamatay. Whether kasalanan ng pulis o kasalanan ng nagbabiolate ng quarantine, nakakapagdurog po ng puso na kamag-anak mo, hindi ka man lang makapagbabay. O kaya alam mong naghihingalo, lumalaban, pinaglalaban yung kanyang buhay sa ospital, hindi mo mabisita. Diba? It's really heartbreaking, no? But it is more heartbreaking if we lose the battle because tayo'y mag-aaway-aaway. So yun lang naman po ang pakiusap ng Kongreso. Let us postpone the issues na pwede naman i-postpone. Hindi lahat pwede i-postpone. Yung sa ABS event, ayaw i-postpone. So wala kaming choice. So next week, mag-hearing na. Pero dun sa ibang mga controversial issues, may mawawala pa sa atin mga Pilipino kung isasantabi muna natin yan at tayo magtutulong-tulong. And Mayor, masahan niyo po kami. As you said, this is the capital. Ito titignan. Gamitin mo rin. I know na napakalaki ng diplomatic skills ng inyong mayor. Mukhang mas marami pa siyang na-entertain na ambassador dito sa una niyang buwan, kaso sa unang buwan ko sa DFA. But I'd also still like to offer that if you'd like to use also, di ba, my experience sa DFA at maraming bansa ang gustong tumulong sa Pilipinas, sa Manila, don't hesitate, tina-text mo naman ako, tina-text naman kita paminsan-minsan. But thank you din, Mayor, na you gave us the chance also to be of help. At sa mga kapatid natin Muslim, isang unang beses na subukan ng mga Kristiyano na mag-Easter Sunday sa bahay. So whether Baptist, Evangelical, Iglesia ni Cristo, Katoliko, kung ano man paniniwala sa ating pagsamba, pagsimba, sa ating religious holidays, ang hirap po, di ba, na we cannot worship together, that we cannot sing praises together, that we cannot read the Bible or Quran together. So that's why po kami nagdala ng konting symbolic lang po to, isda at saka chicken, pero halal certified po siya. Para naman po sa celebration nyo ng inyong Idil Fitir, diba, makita nyo na you are important to us. And then lastly, fresh vegetables na kung pwede ipropromote ko, yung pong utos ng aking ate, yung pong sinasabing senador kahit ano ni Mayor, hindi po ako, kasi Ate Pia, sa mga naging kaibigan namin sa, hindi lang po sa La Trinidad, no? Whether Nueva Ecija yan, whether sa Bicol, yung mga vegetable growers, no? So binibili po namin yung vegetables fresh, nirerepack, kasi mas nutritious para sa inyo. Diba? Hindi pwedeng, sabi sa Facebook, yung sardinas daw ay gamot sa COVID. Kasi after 1 month, 2 months na panay sardinas, hindi naman daw sila nagkakasakit. No?
So, nagbibiro ang ating mga kababayan kasi wala nang magawa at saka kung yan ang relief na dadating, no? So, talagang hangap po ako sa inyong mayor kasi nakikita ko po sa Facebook kung anong dinideliver, eh. Kung ano talaga kailangan, yung gatas na para sa mga senior, yung insure, yung gamot, di ba? I think even sa testing, Mayor, kasi sa naunang nagsabi kahit napakalaki ng Manila, no? So we're trying to do the same. We're trying to help the farmers sa La Trinidad, sa Benguet, but at the same time, deliver to you some good. So hopefully po, in the near future, pag-open up na natin, ang Taguig at saka ang Manila, nandiyan po ang Tagaytay, nandiyan po ang nasa ng Bicolano, nandiyan po ang si El Rey, ng Kamsur, yung nandito po si Lani, pero mamimigay din po sila ng gatas, kaya nauna po siya, taga Albay naman po ang aking misis. At nandiyan po naman ang anak ng dating governor at ngayon na congressman po ng Bulacan, si Jonathan Alvarado. Kailangan po natin magtulong-tulong dahil may servisyo na Manila lang makakabigay, meron naman produkto na manggagaling sa labas. So Chairman Lopez, mabigat ang trabaho mo. But I think, you know, Manila and Metro Manila should lead the way and Congress should be there to partner with them. Mayor, magandang hapon at salamat sa oportunidad na ito. Okay, ready for 1, 2, 3. Okay, thank you.